So ngayon po, tuturuan ko po kayo ng tipik tips para gumawa po ng no-bake yamaki. We need 200 grams of hot cake mix, 1 cup of milk, 3/4 cup condensed, 2 full eggs, 2 egg yolk, at 30 grams na butter. Lalagay din po tayo ng toppings natin, ang grated cheese. Mga meses, kayo na po ang bahala kung ano pong brand ang bibilhin nyo sa butter, sa cheese, sa condensed, and sa milk. Kahit ano po pwede po yan. Basta kayo na po ang bahala kung anong gugustuhin nyo pong brand. Tapos po, lahat po ng ingredients at sukat po nito ay nasa description below. So, nilagay ko na po ang ating hot cake mix. Ilalagay po natin ang 3/4 na milk. Kanina po yung sinabi ko is 1 cup sa milk, pero yun na po yun sa ating pang toppings po. Then, hindi ko na isama ito, pero nasa description naman po ang lahat ng ingredients. So, 3/4 ng milk. Tapos, ilalagay po natin ang 2 full egg. Then, imimix po natin. Mix lang hanggang madissolve ang lahat ng wet and dry ingredients. Then, maglalagay tayo ng 30 grams na butter. Mix lang po hanggang ma-dissolve. Then, atin po itong sasalain para makuha natin ng mga buo-buo. Then, after po masala, i-transfer natin siya sa llanera. Kaya ko po sinala para matanggal po natin yung buo-buo. Nasa inyo naman po kung sasalain niyo yung mixture. Pero gusto ko lang kasi yung maging pino talaga yung mixture. Kaya ko po sinala. Tsaka matanggal din yung mga buo-buong butter or tsaka harina. So ngayon po, maglalagay po tayo ng 1/4 kada llanera. Kasi ito po ay aalsa mamaya. So kailangan tama lang po ang ilalagay natin kada llanera. Mams, naglagay pala ako ng butter sa llanera. So, yan po. So, yung pinakalas, dito ko na lang po ilalagay. Kasi, kung ito ang pinakamarami. So, siyan na lang po yung lalagyan ko ng pinakalas na mixture. So, ayan mga meses. Smooth na smooth ang ating mixture. At ito po ay steam natin ng 20 minutes. Medium heat. Tapos, iti-check po natin after ng 20 minutes, try natin itutpik. Pagluto na yung loob, okay na po siya. So, nagpabulok na ako ng tubig. Kailangan kulong-kulo bago yung ilagay sa steamer. Tapos, iluluto natin to ng 20 to 30 minutes. Sama-samahin po natin ang 1 cup ng milk, 2 full eggs or 2 egg yolk,
3/4 cup ng condensed milk. So, pag malapot na ito yung ating frosting, lalagyan po natin ng butter para maging maganda po yung kanyang texture. Medyo pinta. Optional lang po ang butter kung gusto mo itong maglagay. So, naglagay na po ako ng butter. Tumawin lang po natin siya. Medyo matagal lang po paghalo nitong frosting. Kailangan maging malapit po talaga siya. Kaya panay-mix para hindi masunog yung ilalim. So, nakuha na natin ang consistency na naging malapit siya. So, papatayin natin yung apoy. Yan, ito na yung mixture. Ilalagay natin sa ating cake. Spread lang po natin ng pantay. So, lagyan na lang natin ang cheese sa ibabaw. So guys, iyan na po yung ating yum cake na nagawa. Kayo na lang po bahala kung gaano karaming cheese ang ilalagay niyo. So i-taste test natin ang ating yum cake. Perfect.